Yung mga heroin, so ngayon po no, ang vigilant ng mga employees dito sa Manila Zoo dahil nga po sa heat wave, because at this moment it's 45 degrees. So mas on watch po kami sa signs kung yung mga animals po namin is suffering from heat stroke. So ngayon po, lahat po ng mga animal keeper natin on the look kung meron sila nakita, kung may nagpapat, kung may nag show ng heat stroke signs. Ano ba Doc, yung mga basic signs regardless ko ng ano lang, or sa kahit sa tila? So sa mga big cats po natin, normally makikita po natin yung extreme panting. Ganyan. And then, if whenever they show their teeth, nakikita niyo po nagdudugo, uncomfortable sila, ganyan. That's one sign. Pag nakikita niyo, habang tumatagal, bumababa po yung kanilang respiratory rate, yung paghinga nila, na pagpant nila yung bumababa, parang mas matagal yung paghinga. Okay, yung paghinga. Opo. So, that's from mild to severe. So, ang ginagawa po namin, prevention, kung nakita niyo po kayo na as we walked around, lahat po ng mga enclosures nila is basa. And we made sure na so at this moment, meron po silang time out sa zoo for exhibits. So normally, we don't show them out at the hottest part of the day. Ngayon po, lahat po ng mga bigas natin indoors para i-make sure po natin yung temperature nila, yung environment nila is malamig talaga. And apart from that, we use enrichments at bibigay kami ng vitamin C sa Nalaka Rice para tumaas po yung immune system nila at makaiwas po sa heat stroke. So, Doc, yung sabi mo yung panting na yan, is applicable sa big cats or kahit yung mga normal cats and dogs lang? Yes. So, opo, compared po sa ibang hayop or us, primates or mga tao, we sweat. We have sweat glands. Sila po, they don't have sweat glands. So, the only way for them to relieve their high temperature is to panting. And apart from that, nakita po natin kanina sa mga sa crocs. They open their mouth. If you can see that, it means they're thermoregulating. Hindi po nila kaya, they're cold-blooded. Hindi po nila kaya magbaba on their own. So, they base the temperature sa nasa paligid din ang temperature. Tapos doon nga eh, baka pause ng mga hayop kanina na binabasa. Opo. Ano ba yung sensitive ba talaga yun? Opo. Okay, so their paws are like our palms. So pag nasa semento po sila, sobrang init ng semento, then with their weight, kasama ng init, it gets more injured or ma-inflame or ma-damage. So as much as possible po, ginagawa po namin dito, binabasa po natin or nagbimisting tayo sa tinatapakan nila para hindi po mainit yung pagtapak nila rin sa floor. Ano, ito eh, yung sa temperature ngayon, ano ba yun? Kung gaano kainit yung nararamdaman natin, mas doble ba or mas less sa mga? As I can see po, it's more to them. Kasi nga po tayo mga tao, technically we share skin. Sa kanila po, hindi. So, the only way for them to relieve themselves from hot temperature is yung pagpant nila. And that takes a lot of time. Tayo, we thermoregulate. May mga taong nagkakape kahit mainit to regulate the temperature. Sila po hindi. Kailangan talaga yung... So, on our part as vets, kailangan po ng mitigation program tulad po na paglalagay po natin ng yelo para madagdagan po. Hindi siya instant talalamig. Gradual po yung pagbaba ng temperature natin. Saka Doc, ano yung na-observe yun? Like, kung hindi na sa sabahan ng tayo, natural na maghahanap sila ng yelo. Yes. Kala mo ba yun? So, maganda naman po dito sa zoo natin. Condition na rin po natin sila. Whenever this temperature arises, bukas po yung mga enclosures nila. So, they can actually go on sa mga isolation enclosure nila para makapag-cool off. So, hindi po sila nakatapat dun sa extreme heat, sa araw, directly. Hindi talaga. No po. Doc, ano na? Kahit hindi sa zoo, so, Doc, ano yung mga common diseases kayo ng mga animals, lalo sa mga pets? So, ngayon, obviously talaga yung dehydration, extreme heat stroke ngayon po. Pero, I advise it kasi since heat stroke lang po ang number one, it lessened the immune system of the animal. Pag once po bumaba yung immune system, lahat na po ng sakit kakalik na. Parasite infection, bacterial infection.
So, ako po, I recommend at this moment, bigay po tayo ng proper vitamins. Ayun lang po yung magagawa natin. We can't just assert antibiotics. We should give them something to increase their immune system. So, mag-vitamins po tayo, vitamins and electrolytes para mag-boost po yung immune system. So, mula doon sa antibiotics, nakakamit ka na iba? Opo. So, lahat po ng sakit all goes down to immunosuppression. Pag mababa po ang immune system nila, doon na po magkakaroon ng secondary bacterial infections, virus, andyan lang po sila, makapaalam po. They're just waiting for the body to give up para po pumasok na yung mga virus, bacteria. So, for now, the only thing we can do is to increase their immune system, bigyan po lang sila ng vitamins, proper enclosure, good ventilation, pati availability of water. Doc,